Hello Aries, I hope you're doing well, and this is your daily message for March 29, and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. Yung message po ninyo ngayon, the Chariot, napakagandang mensahe nito. You are divinely guided, no? Sa lahat ng inyong gagawin ngayon, Aries, divinely guided kayo. There is an angelic assistance na parating sa inyo dito, or maaring kasama nyo na, no? May angelic presence na talaga sa inyong endeavors ngayon. I really feel dito that you have already received your victory, no? Maaring meron kayo dito mga challenges sa buhay na napagtagumpayan na, no? Maaring nakalusot na kayo doon sa mga obstacles na pinagdadaanan ninyo. May mga ganong ganap akong na-pick up dito. Kaya you are ready to move forward na. You are ready to move on because nakalampas na kayo doon sa kumbaga critical na sitwasyon, no? Napagtagumpayan nyo na yon, and now lumalakad kayo towards a new beginning, towards a new endeavor dito, towards a new pathway, towards a new direction dito na nagtagumpay kayo, no? Nagtagumpay kayo. Kaya determinado kayo kung saan man kayo ngayon patungo, what is your next plan, what is your next move, no? Determinado kayo, sigurado kayo na muli ninyong pagtatagumpayan kung ano man ang inyong pupuntahan. Parang ano na kayo ngayon, wala na kayong obstacle or challenges sa buhay na hindi nyo kayang pagtagumpayan. I feel na gano'n na ang mindset ni Aries ngayon, no? Dahil sa tindi ng iyong pinagdaanan recently, no? Or in the past. Kaya, you know where you're going. You know, you are pretty sure where you are heading now. Kaya, habang bit-bit ninyo talaga yung wand ng success, kumbaga, ay talagang very, ano ngayon, parang heightened ngayon ang inyong nararamdaman, yung inyong kasiyahan, excitement, yung ganon. And you are really laser focused ngayon kung saan man kayo patungo. I know, I feel that you know kung saan kayo patungo ngayon. Alam mo na kung ano mga susunod mong gagawin. Alam mo na kung ano yung mga diskarte na kailangan mong gawin, yung mga ganon. So, good luck sa kung anumang endeavor ito, Aries, no? Dahil, ano na to, napag-isipan mo na kung saan ka na dapat pumunta. Ano ang dapat mong gagawing next, no? So, your loved ones want you to live the life you are destined for. Ayan. So, I feel dito, Aries, na meron kang support aside from angelic support na nandyan talaga sa'yo, na sinasamahan ka talaga ng iyong guardian angel sa iyong mga endeavor, sa inyong mga pinaglalaban, no? Sa inyong mga laban, hamon sa buhay. Aside from that, no? Yung inyong loved ones, I feel, no? Is also, you know, behind your back, no? Maaring hindi man ninyo sila nakikita, hindi man ninyo sila nakakausap, nakakasama, but I feel that the support, their support for you is there. I feel na nararamdaman din ninyo yan. Kasi I feel na yung suporta ng inyong mga loved ones sa inyo is through prayers. No? Through prayers. Marami siguro ikaw na kamag-anak, marami kang loved ones na talagang sabay-sabay sila or lahat sila nagdadasal para sa iyong tagumpay, para sa iyong success, para sa iyong safety. Kaya yung collective prayers, no, that is very powerful, and I feel that yun ang nangyayari sa iyo dito. Yun ang ginagawa ng iyong mga loved ones, no? Being with nature will give you the answers. Ayan, maaari ay iba sa inyo dito may mga katanungan sa inyong sarili na hindi ninyo nahahanapan ng kasagutan, no? And you're being advised here na
spend time with nature because that is where you will get the answers, no? Maaring sa pagmuni-muni mo, paglalakad-lakad mo sa park or anywhere na may access ka, body of water, no? Maaring maglakad-lakad ka sa beach or kung saan man, no? Na where there is very rich in nature, I feel na doon mo siya madidiskubre. I feel na doon mo maririnig yan, doon mo yan makukuha, doon mo makikita, no? Ang kasagutan sa iyong mga tanong. So, if you have an access to a park, if you have an access to a body of water, ay naku, mamasyal ka. Aries, no? Mamasyal ka, magmuni-muni ka doon, lakad-lakad ka, ay talagang doon mo yan makukuha, no? So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. I hope you're doing well. And this is your daily message for March 29. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano magro-resonate sa inyong sitwasyon. Panuorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Leo. So, Leo, yung message ninyo for today is the Eight of Pentacles. Napakaganda. Yung iba sa inyo, very dedicated, very committed sa inyong ginagawa, no? Maaring sa inyong trabaho, career, negosyo, maaring sa inyong pag-aaral, maaring gano'n, no? That you are so dedicated and committed sa inyong pinagkakaabalahan. And I feel that yung dedication nyo yan, yung commitment nyo na yan, ay that will be rewarded financially, no? Leo, yan ang aking napipick up dito. That some of you, no? Ang pagmamahal ninyo sa inyong trabaho, sa inyong karera, sa inyong negosyo, that will be very soon rewarded financially. At maaaring marami kayong matatanggap na, let's say for example, sa negosyo ninyo, no? Yung hirap na dinadanas ninyo sa iyong negosyo, sa pagtsatsaga ninyo dyan sa iyong ginagawa, I feel that susuklian yan ng maraming customers, maraming clients, maaring gano'n, no? At maraming pera ang maaring pumasok sa inyo because, you know, masipag ka at lahat binubuhos mo, no? Yung effort, yung oras, pagtsatsaga, lahat-lahat na parang binubuhos mo sa iyong negosyo. Kaya, nako, makakaasa ka that yung negosyo mo papatok, it's going to boom dahil that is the reward na ibibigay sa iyo bilang sukli, no? Bilang premyo sa iyong kasipagan, sa iyong pagtsatsaga, sa iyong pagmamahal sa iyong ginagawa. Same thing with business, same thing with career ninyo or inyong trabaho, no? Yung dedication ninyo, pagmamahal na yan, lahat may sukli yan, no? Lahat may kapalit yan, and your hard work na ginagawa mong yan, you know, that will be financially rewarded because I feel na ngayon, no, maaring napapansin na ng inyong mga boss ang inyong trabaho, no? How hard you try na mas mapaganda, magkaroon ng magandang outcome lagi ang inyong mga ginagawa sa trabaho or career ninyo, no? Maaring iba sa inyo dito makatanggap ng promotion, maaring pay raise, maaring bonus, no? Maaring scholarship. It could be in any form, but that is going to result to a financial reward or financial abundance para sa iba sa inyo, no? Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo. Your family needs you right now. Call upon your angels to give you strength. Ayan, Leo. Maaring medyo may katagalan na hindi ninyo nakakausap ang inyong mga kapamilya. Maaring matagal ng panahon na hindi ka umuwi sa inyo, nakakabisita man lang, or hindi kayo wala kayong connection, no? Parang wala kayong communication, no? Between family members is what I'm picking up for some of you. And now your family needs you, no? Maaring namimiss na nila kayo, or maaring hinahanap
ano, hinahanap-hanap kayo, lalo-lalo ng iyong mga magulang. Maaaring kailangan nila ng iyong tulong. Maaaring kailangan nila ng iyong presence. Maaaring kailangan nila na makausap ka nila. Maaring kailangan nila yung iyong opinion about something sa pamilya, no? Maaring iba't ibang sitwasyon, no? Ang maaring pangangailangan ng iyong mga kapamilya sa iyo. Kaya dito I feel na, kaya sinasabi dito na call upon your angels to give you strength. Kasi maaari talagang something happened between you and other family members before long time ago. Kaya medyo nagkaroon kayo ng disconnection. And now para magkaroon ka ng lakas ng loob na ikaw ang mauna na makipag-usap sa kanila, mag-contact sa kanila, you may need that inner strength to do so. So, call upon your angels. Yun ang sinasabi dito. Para tulungan ka na palakasin ang iyong kalooban, no? Para makipag-usap ka na sa iyong mga kapamilya. Your angels will only give you the challenges that you are capable of handling. Ayan. Totoo naman, di ba, Leo? Wala namang obstacles, walang problema na hindi natin solusyonan. Hindi tayo binibigyan ng kahit anumang struggle sa buhay na hindi natin kayang lusutan, di ba? Kaya kung ano man yung pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Leo, no? Huwag kayong mag-alala because your situation is very temporary. That will always change into a better situation. At kayang-kaya ninyo yan. Meron lang yung mga hardships na dumadaan sa buhay natin, dumadating sa buhay natin. Meron lang kailangang ituro sa atin yan. That we just need to realize something, no, na makakatulong din sa atin sa ating soul's evolution eventually. Kaya kailangan nating pagdaanan. Kaya nga bumubuti din, no, yung ating kalagayan after na ma-realize na ninyo ang learnings na dapat ninyong matutunan sa kada problema na dumadating. Kasi it's not meant to stay, di ba? It's meant to pass once na natuto na tayo from that. At nababago ang ating sitwasyon, nagiging mas maganda ang ating sitwasyon after the storm, diba? Kaya Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, I hope you're doing well. And this is your daily message for March 29. And this is for all Sagittarius, Sun Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magro-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. So yung mensahe ninyo, Sag, napakaganda, Emperor, we have the Angel of Wisdom dito. I feel ang iba sa inyo dito, no, ay may tagumpay na nakamit sa buhay ninyo. Maaring tagumpay yan in terms of career, negosyo, trabaho, relationship, studies, it could be anything, no, it could be anything. But I feel na nagtagumpay, merong tagumpay, may success na nakamit ang iba sa inyo dito, Sagittarius, and congratulations kung ano man yan, no? Order will be back in your life as well dito. Maaring may mga distractions in the past. Maaring may mga bagay-bagay na nakakuha ng iyong atensyon, kaya maaring na-neglect ninyo ang ibang parte ng buhay ninyo dito. But, you know, you're back. You're back in your throne. You're back in your element dito, Sagittarius. Kaya, aayusin nyo ng muli, no, ang lagay ng kung anumang area ng buhay ninyo ngayon na medyo na neglect ninyo, no. Maaring iba sa inyo is going to focus on your stability, no, stability in terms of finances, stability in terms of your career, stability in terms of your family and relationships, no. Maaring ganun ang ganap ng iba dito, no. Kaya
I feel na magiging seryoso na kayong muli, Sagittarius. Kasi I feel na na-distract talaga kayo for quite some time. And ngayon, you are back in your throne. Aasikasuhin nyo na muli. Magbibigay na muli kayo na 100% focus ninyo sa inyong trabaho, karera, negosyo, family, and relationships. No? Yun, I feel yung mga focus ninyo ngayon. Around this time. At yun talagang pag-iigihan ninyo na makamit ninyo. Kasi I feel dito na ang iba sa inyo nag-set kayo ng mga panibagong goals sa buhay ninyo. And I feel that you are determined talaga. And decidido kayo na makuha ninyo ang kung ano man ang set kung ano man ang goals na sinet ninyo for yourself dito, no? So, congrats to that, Sagittarius, pag-igihan ninyo mabuti. Maari din, no, na maaring kayo ay mapopromote na, no? Maaring iba sa inyo will be promoted to a leadership roles. What I'm picking up, maaring you're going to be a leader, you're going to be a boss, you're going to be a person of authority. Maaring ganon ang pupuntahan ng iba sa inyo dito, Sagittarius. So, tingnan natin kung ano pang ganap ng iba dito. Listen to your inner voice, your knowledge is within you. Ayan. So, hindi nyo kailangan ng opinion ng iba. I feel hindi ninyo kailangan na may magsabi sa inyo kung ano ang inyong gagawin, no? Kung ano ang nararapat ninyong gawin about something. Because I feel that you know, deep within you know what is best for you. You know kung anong kailangan ninyong gawin. You just have to listen to your inner voice, okay? Listen to what your inner guidance is telling you. At yun ang sundin ninyo because yung soul ninyo nakakaalam. Yun ang nakakaalam kung ano ang mas magandang mong gawin, kung ano ang nararapat para sa'yo, okay? So, your animals and spirit are showering you with their love. Ayan, maaaring iba sa inyo dito, Sagittarius, merong mga pets na, may mga alaga kayo na sumakabilang buhay na, maaaring ganon. And, you know, kahit nandun na sila sa other side, nagpaparamdam pa rin sila sa inyo na patuloy silang nagmamahal sa inyo. Na kahit nandun na sila sa spirit realm, no, they love you, they still care for you, at talagang they are showering you with love, no. Maaring nararamdaman din ninyo yan in some ways, no, kaya ito, this is a confirmation na oo, yung sa pakiramdam ninyo, nandyan pa rin yung spirit ng pet ninyo, and yes, ito ang sinasabi nito, na because your pets, no, your animals and spirit are showering you with their love kahit nandun na sila sa other side. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.